Sa loob ng isang linggo, itong lahat yung naubos niyang spark plug. Tingnan natin yung kuryente. Yun. So sa Skygo na ito, sa loob ng isang linggo, ayun yung kanyang naubos na spark plug. Ano nga bang problema nito? Well, tutumbukin ka agad natin yan sa video na ito. Tara! Yun, ito yung kadalasang issue ng Skygo o sa lahat ng mga naka-primary type. Tignan mo yung lakas ng kuryente. Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim. Yun, so yan po yung mga naubos yung spark plug sa loob po ng isang linggo. Well, bakit kaya naging ganito? Karami yung spark plug na naubos. Well, kasi ito po yung kadalasang issue ng mga naka-primary type mga idol, no? Yung kanilang primary, pagkatagalan na ay humihina. Kaya mahina na rin yung supply na binibigay nito sa ating ignition coil, no? Sa ating tension wire, papunta rin sa ating CDI, yan. Kaya yung ginagawa natin dito sa shop, pag may mga ganitong sitwasyon, may mga problema na yung primary, ay palit CDI lang mga idol para mas makamura. Hindi po tayo nagpapalit dito ng stator coil na primary type kasi sayang po yung original na stator at pwede pa naman natin yan magamit mga idol. Napakaganda pa ng original stator kasi makapal po yung kanyang wire at winding. Original kasi, ayan, kaysa magpapalit ka ng replacement ay patay. Alright, nung magkakaroon ng komplikasyon, hindi na po sakto po yung charging at saka yung light coil, mga idol, yan. Payo ko lang po yun, okay? Kaya ginagawa natin dito ay palit CDI lang po tayo, no? Battery operated, ayan, lipan wanting ginagamit natin dito. Pwede rin sa V125, ayan, so discarte mo kung ano yung gagamitin mong CDI dyan. Okay, so gagawin natin tong from primary type, ginagawa natin laging battery operated para mapalakas po yung kuryente. Kasi naging hard start na ito. Nasisira po yung spark plug kasi unti lang po yung kuryente na binibigay papunta po sa kanyang spark plug. Alright, yan. So, palit CDI. Ayan, so i-convert natin to. Paano ba to gawin? Eh, maraming na lang po tayong video na nagawa patungkol dito. Kaya tingnan nyo na lang dyan sa ating mga video. Ayan, nasalpak na po natin yung bagong CDI at na-wiringan na po natin. Okay. So, ngayon, subukan na natin kung gagana nga ba ito, kung ano yung pagbabago nito. Sa part na ito mga idol, eh napakahina po talaga ng kuryente nung umpisa, tapos ngayon nakikita nyo naman na lumalagatak na talaga, lumalagatak, no, na malakas na po yung tunog ng kanyang spark, ng kanyang spark plug, no? Hindi lang makita na maayos doon sa ating camera kasi medyo maliwanag po kasi masinag maano po yung kasi yung araw kaya hindi makita ng buo yung kuryente na lumakas po ito mga idol. Ayan, so sana napakita natin yun, no? Ayan, so sa video na ito mga idol ay yun po yung maipapayo ko, huwag po tayo magpalit ng primary CDI muna yung tirahin natin para mas makamura. Yun, ibalik na po natin yung mga dapat ibalik at paanda rin na po natin ngayon. Alright. So yun mga idol, ayos na eh, no? Ayan, so sana sa video na ginawa natin mga idol, short video na ito, ay nakuha yung tips at kaalaman about sa ginawa nating pag-troubleshoot o sa paggagawa ng motor ng ating idol. Ayan, so ganito lang muna tayo hanggang sa susunod nating video. Peace out na mga katropa. Bye bye, salamat po.